Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. 10 piso po. Bilang nga ng bata na in-offer nga ang bariyang yon kay Ivy. Ito po, Yaya Ivy. 10 piso po, bayad ko po sa inyo. Basta ba paibigin mo po si Daddy? Ikaw ang gusto kong maging mommy. Utos nga ni Timothy kay Ivy na siya namang nagpagulat sa dalaga. Naku naman, Timothy. Hindi yan magandang joke, ha? At saka saan mo ba nakuha ang mga bariyang yan? Baka madudumi ang mga yan. Saway nga ni Ivy. Ikinuyom na nga lamang nito ang kamay ng bata na may mga bariya. Yaya Ivy, please tanggapin mo. If totoo nga yung sinabi mo na nagpadala ng angel dito si mommy para maging new mommy ko, eh ikaw yun. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Daddy, I want some ice cream. Nakangusong request nga ni Timothy sa daddy nitong si Marco. Later, I have an important call pa. Maglaro ka na muna dun sa playground. Sagot nga ni Marco habang nakapunto ang hintuturo sa direksyon ng playground. Nasa park sila ngayon ng kanyang anak na si Timothy. Ngunit biglang tumawag ang isa sa mga kliyente ni Marco na siyang kailangan nga niyang sagutin. But daddy, gusto ko pong kumain ngayon ng ice cream. Ayoko pong maglaro. Singhal nga ni Timothy at saka itinapon ng laruan nitong Superman. Napakunot naman ang mga kilay ni Marco na napilitang i-hang up ang call. Bumuntong hininga pa nga siya bago pinantayan ng bata. What's with you, Timothy? Hindi mo ba naiintindihan ang sabi ko? I have an important call. Para to sa kumpanya natin. He's one of my investors. Ba't di ka pumunta doon sa playground at makipaglaro sa ibang mga bata? Or di kaya magpasama ka sa yaya mo para bumili ng ice cream? No! Gusto ko, Daddy, ikaw ang kasama kong bumili ng ice cream eh. Ayoko po kay yaya, ayoko! Tumakbo si Timothy papalayo. Mabilis naman siyang sinundan ng yaya nito. Sabihin mo sa yaya ni Timothy, napakibilihan siya ng ice cream. He likes cookies and cream. At pagkatapos ihatid mo na sila papauwi ng mansyon. Pilin nga ni Marco sa driver. Tumango naman ang nasabing driver, kaya tinungo na nga ni Marco ang kotse nito sa parking lot upang magmaneho nga pabalik ng building ng kanyang kumpanya. Habang nagda-drive nga, ay tinawagan muli ni Marco ang kliyente nito. Isa kasi ito sa mga bagong mag-i-invest sa kanyang kumpanya. Hello, Mr. Lim. On the way na ako pabalik ng building, hintayin mo na lang ako sa opisina ko. Nasa lobby ang sekretarya ko. Siya mismo ang lalapit sa iyo para i-assess ka at siya rin ang maghahanda ng papers for our agreement. Litay na nga ni Marco sa call na naka-bluetooth nga si AirPods. Okay, Mr. Vasquez, on the way na rin ako. But about doon sa cruise line ni Mr. Lacson, do you think it is worth to? Naputol nga ang sasabihin sana ni Mr. Lim nang biglang ipreno nga ni Marco ang kotse. Nagmura pa nga si Marco at hinampas ng malakas ang manibela na siyang narinig naman ni Mr. Lim sa kabilang linya. Mr. Vasquez, are you okay? Yes, Mr. Lim, may maliit na problema lang. I think I have to end our call. Kailangan ko pa itong ayusin. Is it okay with you, Mr. Lim? Sure, Mr. Percival. Let's continue our discussion at our office. Mamaya na lang. Hihintayin na lang kita doon. Tugon nga ni Mr. Lim. Nakasimangot namang bumaba ng kotse si Marco. Nilakasan pa nga niya ang pagsara ng pinto ng kotse na siya namang ikinawintang ng babaeng may tulak-tulak na kariton. Ang babaeng yun ay ang dahilan kung bakit biglang prineno nga ni Marco ang kotse kanina. Muntikan niya kasi itong nabangga. What do you think are you doing, lady? Alam mo namang highway to, tapos pag-alagala ka kasama yung bulok mong kariton. Look what have you done? Pignan mo tong harapan ng kotse ko. Nagasgasan. Palalas pa nga ni Marco sa babae. Naku, pasensya na po. Hindi ko po kasi nakita yung kotse niyo eh. Nagmamadali ako kasi akong pumunta ng dump site. Baka maunahan po kasi ako ng iba pang mga mangangalakal doon. Nakayukong sagot nga ng babae. Tumama ang harapan ng kotse sa karito ng babae kaya ito nagasgasan. Habang ang mga lamang dyaryo, bote at plastic bottles naman
Laman ng kariton ay kumalat sa daan. Sa kasamaang palad, nasira pa nga ang mismong kariton. Whatever. Alam mo ba kung magkano ang halaga nitong kotse ko? Mas mahal pa nga to kesa sa buhay mo. Kailangan mong bayaran tong gasgas ng kotse ko or else kakasuhan kita. Pananakot pa nga ni Marco. Tumingala naman ang babae sa kanya habang bahagyang natatakot dahil sa pagsigaw sa nasabi niya. Pasensya na po, pero wala po akong perang pambayad dyan. 20 pesos lang po ang meron ako ngayon. Wala rin po akong mga ari-arian na pwedeng ibenta o di kaya mga alagang hayop. Sa squatters area lang po kasi kami nakatira ng pamilya ko eh. Kahit nga po yung bahay namin siguradong hindi rin maibibenta dahil tagpi-tagpi lang po yun. Katwiran nga ng babae, ngunit mas sumimangot lang ang mukha ni Marco. Look, madaming kagaya mo na lagi na lamang nagdadahilan. Marami na akong pinagkatiwalaan. That's why I don't care kung anong nagawa mo. Kung anong consequence nun, dapat pagbayaran mo. Walang emosyong turan nga ni Marco. Marahil ay marami na rin talaga siyang napagkatiwalaan pero sinira yun. Nang dahil naman doon ay parang binalot nga ng lamig ang buong katawan ng babae dahil walang wala naman talaga siya. Wala po talaga akong maisip na paraan, pasensya na po. Ilang beses ko na pong sinubukang mag-apply sa mga matitinong trabaho pero dahil nga po sa hindi ako nakapagtapos, wala talaga sa akin tumatanggap. Itong kariton lang po ang bumubuhay sa amin eh. Ang tatay ko po lasenggo, habang ang nanay ko naman sugalera. Sana naman po bigyan niyo po ako ng kahit kaunting konsiderasyon. Sa totoo po, mas tagilid ako sa sitwasyon ngayon. Dahil nasira ang kabuhayan ko, habang kayo nakakataas sa buhay, siguradong barya lang po para sa inyo ay papaayos niyo dyan. Kaya po sana bigyan niyo po ng konsiderasyon. Mahabang litanya naman ang babae na nagsisimula ng mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Oh really? I just ask you na mag-isip ng paraan para mabayaran ako tapos ikinuwento mo na sa akin ang buhay mo? Do you think maaawa ko sa'yo? Well, hindi ko kasalanan. Kung ganyan kayo, ang dami ko nang pinagkatiwalaan at bigyan ng pag-asa at tulong, pero sinira lang ang tiwala ko. Pinalasaad pa nga ni Marco. Bakat na bakat nga sa mukha nito ang galit niya sa babae. Sasabat pa nga sana ang babae ngunit natuon nga ang atensyon nila pareho sa sasakyang kasunod ng kotse ni Marco. Bumisi na nga nang malakas ang driver dahil nga hindi ito makadaan. What the hell? It's all your fault. Pero hindi ako papayag na malusutan mo to. Here's my address and phone number. Kumuha ng isang memo note at ballpen si Marco sa chest pocket nito. Isinulat niya rin doon ang kanyang address at numero bago nga ito inabot sa babae. Nangangailangan kami ng dagdag na katulong sa mansyon ko. Magtatrabaho ka sa akin hanggang sa mabayaran mo na yung napinsala mo sa kotse ko. Dagdag pa nga ni Marco. Marahan namang inabot yun ang babae. Sige po, pasensya na po talaga. Basta't siguraduhin mo lang na pupunta ka dahil hahanapin pa rin kita kapag hindi ka nagpakita sa mansyon ko. It's up to you kung kailan ka magsisimula. Basta't hindi na umabot pa sa isang linggo simula ngayon. Bilin pa nga ni Marco bago ito pumasok sa kotse at nagmaneho na nga papalayo. Pumagilid naman ang babae sa kalsada habang hawak-hawak ang memo note. Hoy Ivy, ba't ka naman nagmakaawa dun sa kumag na yun? Kasalanan din naman niya dahil hindi siya nagmamaneho ng maingat. Hindi niya tinitignan ng maigi kung may dumadaan pa ba. Abay, kung ako sa'yo kanina, sinapak ko na yun eh. Tignan mo naman, nasira mo tong kariton mo. At saka, tignan mo nga yung nagkabasag-basag na bote. Aabutin tayo ng ilang oras sa paglinis ng mga yan. Sad pa nga ni Lucas, ang kaibigan ng babaeng muntik na ngang mabangga ni Marco na si Ivy. Buti nga at hindi na ako lumapit sa inyo kanina. Hindi ko na tinangka dahil masasapak ko talaga yung mata pobre na lalaking yun. Lalaking tao, sinisigawan ni isang babaeng kagaya mo? Dagdag pa nga niya. Ay naku Lucas, ayos lang yun. Natural lang naman sa mga mayaman na kagaya niya na ganun ang attitude. Kung sa bagay, kasalanan ko naman kasi talaga eh. Hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko kanina. Tsaka,
Kahit papaano mabuti pa rin naman ang loob niya. Tignan mo oh, kinuha niya pa akong katulong niya. Wika nga ni Ivy. Tinadampot na nga nila ngayon ni Lucas ang mga nagsikalat na mga plastic bottles at charyo. Seryoso ka ba dyan, Ivy? Papayag kang maging katulong ng kumag na yon? Paano pag masamang loob pala yun? O di kaya miyembro siya ng sindikato? Kaya't baka kung ano lang ang mangyari sa'yo kapag pumayag ka sa offer niya. Nag-aalalang tanong nga ni Lucas. Loko ka talaga, Lucas. Kung ano na nang pumapasok sa isip mo, kilala ko siya. Siya si Marco Vasquez. Isa siyang multimillionaire na CEO. Nabasa ko na siya sa dyaryo at nakikita sa mga billboards. Nabasa ko rin ang tungkol sa trahedya na nangyari sa pamilya niya. Namatayan siya ng asawa sa isang car accident na siya mismo ang nag-drive. 50-50 din ang anak niya noon sa ospital. Mabuti na nga lang nakasurvive ang bata eh. Kaya nga't hindi nakakapanibago kung ganun ang ugali niya ngayon. Ilang buwan pa lang kasing nakakalipas ang mangyari ang trahedyang yun. Kaya siguradong sariwa pa sa dibdib niya ang sakit at bighati. Saad pa nga nito? Paliwanag nga ni Ivy. At yun naman pala, may dahilan nga kung bakit ganun na nga lamang ang galit ng lalaki sa mga hindi nag-iingat sa kalsada. Mabuti ka pa si Lynn at marunong kang magbasa. Kaya pala palagi na lang kitang nakikitang nagbabasa ng dyaryo na siyang kinakalkal mo eh. Marami ka palang nasasagap na balita doon. Pero kahit na ganun nga ang nangyari, hindi pa rin sapat na dahilan yun para tanggapin na lang natin ang paghahamak sa'yo ni Marco sa mga katulad nating hindi nakakaangat sa buhay. Guys, hayaan nyo na. Hindi naman natin alam ang pinagdadaanan niya eh. Kaya't hindi natin siya pwedeng husgahan din. Punto naman ni Ivy. Matapos ang ilang oras, naligpit na nga rin nila lahat ng kalat. Itinapon na nga lamang nila ang mga nagkapira-pirasong parte ng karton ni Ivy dahil hindi na nga ito makukumpuni pa. Maya-maya umuwi na nga rin si Ivy. Lumakad na nga ito papasok sa makitid na daan patungo sa tagpi-tagpi nilang bahay sa squatters area. Amoy na amoy niya ang umaalingasaw na amoy mula sa mga kanal at mga basurang nadaraanan niya. Nasanay na nga siya doon na parte na nga rin ang pang-araw-araw niyang buhay. Nang medyo malapit na nga siya sa kanilang mumunting bahay, ay natanaw kaagad ni Ivy ang nakababatang kapatid nga na si Criselda. Ate! Tawag siya ng paslit at nagmadaling lumapit nga sa kanya. O ano, Criselda? Dahan-dahan lang at baka madapa ka. Saway nga ni Ivy. Ate, may pera ka na ba? Nagugutom na kasi ako eh, kanina pa kami walang kain. Kahit 5 piso lang sana ate, pampili ng tinapay, maghahati-hati na lang kami ni Naroy. Sa punang paslit, ang sikmura nito habang nakatingala sa kanyang ate. Baka sa mga mata nito nagutom na gutom na nga siya. Ano? Wala pa kayong kain? Alusdos na oh. At saka wala din kayong agahan kanina. Hindi ba naghanda ng tanghalian si Nay? Wala ho ate. Pagka-uwi ni Inay kaninang umaga, hinalugad niya na lang po ang mga kaldero natin, naghanap siya ng makakain. Nagalit pa nga po siya dahil wala siyang nakitang kanin at ulam. Itinapon niya po yung mga kaldero natin sa labas ng bahay ate. At pagkatapos noon, umalis naman na po siya. Mamaya pa siguro siya uuwi ng gabi. Paliwanag nga ng paslit. Napasinghap naman ng hangin si Ivy at saka pinantayan nga ang bata. Hinawi niya rin ang magulong buhok ng paslit na mukhang hindi nadaanan nga ng suklay. Patawarin mo sa ate Criselda ha. Hindi kasi ako nakauwi kaagad. Namamalat na yung labi mo sa gutom. Pasensya na. Malungkot na wika nga ni Ivy sa bata na lubhang naaawa nga sa kondisyon nito. Kinuha niya ang 20 pesos sa kanyang bulsa at iniabot nga kay Criselda. Pagkasyahin mo na lang yan. Sa sobrang gutom niyo ay hindi kayo mabubusog sa isang tinapay lang. Bumili ka na lang ng sardinas. Manghihiram na lang muna ako ng bigas kina Lucas ha? Aniya, mabilis namang kinuha ng bata ang pera. At yun na nga ang ginawa nila. Nang nasa hapag na nga ay binuksan na nga rin niya ang lata ng sardinas. Ate, 4 lang ang laman
Hahatiin pa ba natin ng isa? Puna nga ni Griselda dahil apat na piraso lamang ng isda ang laman ng lata, habang lima naman silang magkakapatid na maghahati-hati doon. Hindi, sa inyo na lang yung isda. Itong salsa na lang ng sardinas ang ulamin ko, sabi naman ni Ivy. Tinawag naman ni Griselda ang tatlo pa nga niyang mga kapatid. Naupo na nga rin sila lahat at nagagalak dahil sardinas at kanin ang nakahain sa kanilang hapag. Griselda, ikaw ngayon ang maglilid ng prayer. O Junjun, huwag mo na munang hawakan yung kubyertos mo ha, magbe-pray muna tayo. Saway nga ni Ivy. Umupo naman ng tuwid si Griselda at nagsimula na nga magdasal habang nakapikit ang kanyang mga mata. Papa God, thank you po sa ulam at sa kanin na nasa harap namin ngayon. Thank you po sa lahat ng blessings na binibigay niyo po sa amin araw-araw. Sana po mamaya may panghapunan pa kami. Sana po palaging may sardinas at kanin. At saka sana po Papa God, hindi magtagal ay makatikim na rin sana po kami ng mga masasarap na pagkain. Yun lang po Papa God, salamat po ulit sa pagkain. Mabilis na dinakma na nga ng mga paslit ang kanilang plato at kubyertos pagkatapos magdasal ni Griselda. Pinagsaluhan na nga nila ang sardinas at kanin na siyang kahit papaano'y temporaryong naibisan ang kanilang gutom. Lumipas ang ilang araw ay napagdesisyon na nga ni Ivy na mamasukan na nga kay Marco. Pinaubaya na nga niya muna ang kanyang mga kapatid kina Lucas. Ang tatay kasi niya ay halos hindi na nga umuwi ng bahay, ganun din ang kanyang ina. Kinapalan na nga lamang ng dalagita ang mukha nito upang maging maayos naman ang kondisyon ng kanyang mga kapatid. Nangako naman din siyang magpapadala siya ng sustento sa tuwing sahod nga niya. Manong, alam niyo ba ang address na to? Tanong nga ni Ivy sa driver ng tricycle at tinabot ang memo note na ibinigay nga sa kanya noon ni Marco. Ah, oo iha, alam ko ang address na yan. Sagot nga ng driver. Sige po manong, pakihatid po ako doon. Sumakay na nga ng tricycle si Ivy habang nasa biyahe. Maraming bumabagabag nga sa isipan ng dalaga. Iniisip niya kung magiging mabuti ba ang kahihinatnan ng pagiging isang katulong niya kay Marco o di kaya aalilain lang siya nito at papahirapan. Nag-aalala din siya sa kanyang mga kapatid ngunit umaasa na lamang siyang magiging maayos ang lahat. Pagkaraan ng halos kalahating oras sa biyahe ay tumigil na nga ang tricycle sa isang napakalaking bahay. Secured ng guard ang gate na masama rin ang titig sa kanila. Ma'am, ito na po yung nakasulat dyan sa address. Baba na po kayo. Hindi na po tayo pwedeng makalapit dahil sisitahin po tayo ng guard. Sabi nga ng driver. Sige humano nga, salamat. Bumaba na nga si Ivy at inabot na nga ang bayad sa driver. Bit-bit niya ang dalawang malalaking lumang bag na butas-butas din. Pati ang kanyang suot ay may mga butas nga rin na siyang dinaanan lang ng tahi. Lumapit na nga siya sa gate habang bit-bit ang mga gamit. Ma'am, bawal pong pulubi dito. Saway ng isang guard. Ah, hindi naman po ako isang pulubi eh. Hindi ba't boss niyo po mga manong guard si Sir Marco Vasquez? Kinuha niyo po kasi akong katulong. Paliwanag nga ni Ivy. Pasensya na ma'am. Hindi kami sigurado sa mga pinagsasasabi niyo eh. Hindi ka namin pwedeng basta-basta na lang papasukin. Malay ba namin kung isa ka palang kawatan? Napaka-judgmental niyo naman ho manong guard. Naku, sa itsura ko ba naman to? Pagbibintangan niyo lang akong kawatan? Pero kung ayaw niyo akong papasukin, sige, hihintayin ko na lang po dito sa labas si Sir Marco. Hindi rin ho kayo pwedeng pakalat-kalat dito sa labas ng gate. Ayaw po ni boss ang mga pulubi. Naku, gusto niyo talagang makonfirm muna na kinuha niya akong katulong. E di sige ho, tawagin niyo na lang kaya siya. Ang kulit niyo. Sige ba, tatawagan namin siya. Kung hindi totoo, kakalad ka rin ka namin papuntang presinto. Kinuha na nga ng guard ang cellphone. Tsaka tinawagan na nga si Marco. Ngunit kaagad ding binaba dahil dumating nga si Marco nakatatapos lang palang mag-jogging. Anong nangyayari dito? May problema ba?
Ito po kasing babae, boss, ay nagpupumilit na pumasok sa loob. Kinuha mo raw po ng katulong. E naisip naman namin, boss, na hindi ka naman kukuha ng katulong na pulubi. Sad pa nga ng guard. Kumunot naman ang noo ni Marco. Habang nakatitig nga kay Ivy. She's right. Kinuha ko siyang katulong. Mabuti naman at sumunod ka nga sa usapan natin, babae. Plano pa naman sana kitang ipahanap at ipakulong. Sabi nga ni Marco habang si Ivy ay napako lang ang tingin sa kanya. Pawis na pawis nga ito at nakasuot ng short at sleeveless. Magsisimula na ho ako ngayon, sir. Pasensya na talaga at tatagalan. Fine, pumasok ka na at magsimula. Don't waste my time. Marami pa akong gagawin. Utos nga ni Marco at nagpunta na nga sila sa mansyon. Alisto namang sumunod sa kanyang dalaga. Manghang-mangha nga ito sa laki ng mansyon na dati nakikita niya lamang sa mga dyaryo at magazine. Nang makapasok na nga sila, ay bumungad nga ang isang bata at ang yaya nito. Tarantang tumakbo patungo sa gawin nila. Sir Marco, nandito na po pala kayo. Sir Marco, tulong ho, yung anak niya, Diyos ko. Sigaw nga ng yaya. What happened? Ano naman bang kalokohan ang ginagawa ni Timothy? Tanong nga ni Marco. Maya-maya pa lumitaw na nga rin ng bata. Tumatakbo ito habang may daladalang steak knife. Hinahabol pala nito ang yaya. Yaya silly! Pumalikod na nga ang yaya kay Marco na takot nga sa bata. Palipat-lipat naman ang tingin ni Ivy sa kanila. Naaaninag nga nito sa mga mata ng bata na seryoso nga ito na nasasaktan nga ang yaya. Sir Marco, ayoko na po. Suko na po ako dyan sa anak nyo. Maghanap na lang po kayo ng ibang yaya. Mamamatay po ako sa nervyos dahil dyan sa batang yan eh. Kumaripas na nga ng takbo sa silid nito ang yaya at mukhang mag-iimpake na at aalis na. Susundan pa nga sana ito ni Timothy ngunit mabilis na hinarangan na ni Marco ang bata. Ano ba, Timothy? Pang ilang yaya mo na yan. Tignan mo, alis na naman. Sino na ngayon ang magiging yaya mo? Sa tingin mo ba? Ay may maglalakas ng loob pang maging yaya mo kahit na malaki ang ipapasweldo ko? Turan nga ni Marco sa bata. Who's that beggar, daddy? Iniba nga ng bata ang usapan na tagad na tinuro nga sa Ivy. Hindi siya pulubi. She's our new maid. Sagot naman ni Marco. Hi! Ngitian nga ni Ivy ang bata ngunit inirapan lamang siya nito. Ew, daddy! Why is our maid looks like basura? Parang basahan po ang suot niya and her things look po like a piece of junk. Walang galang nga na po na nga ni Timothy na kaagad ding umalis at tumungo nga sa kusina. Siya pala yung anak mo, Sir Marco. Ang cute ho ng anak niyo, mukhang mabait. Sabi pa nga ng dalaga. Naku, oo, mabait talaga ang batang yan. Mabait pagtulog. Singit ng isang kasambahay na napadaan nga lang sa kanila. Pumait naman ang mukha ni Marco nang marinig ito. Manang Sol, I think you should pack your things. You're fired. Galit pa nga naman doon ito. Naku sir, biro lang po. Pasensya na, hindi ko naman po sinasadyang masabihan ng ganun ng anak nyo. Patawad ho sir, pero totoo naman eh. Saad na nga lamang ito. Tinawag nga lang nito ang isa pang kasambahay at tinutusang samahan na nga si Ivy para ituro nga ang magiging kwarto umalis na nga rin ito. Halos mapuupo naman ang kasambahay sa sahig dahil alam niyang wala na talaga siyang trabaho sa mansyon. Ito ang silid ng mga kasambahay, iha. Ito ang higaan natin, sa itas ka na lang at ako dito sa baba. Dahil may edad na ako, kaya't mahirap na sa akin ang umakyat pa. Wika nga ng kasambahay na si Lourdes. Sige po, manang. Tawagin mo na lang ako, manang Lourdes. Salamat po. Sige. Lalabas na muna ako, iha, at marami pa akong gagawin. Babalik na lang ako dito mamaya. Mas maigi nang isuot mo na yung uniforme mo para mamaya sa pagbalik ko rito, makalabas tayo agad para masimulan mo na ang iyong trabaho. Sabi nga ni Lourdes at lumabas na nga ng silid. Pumakawala nga ng hangin ng dalaga. Ay, kamusta na kaya si na Criselda? Kumain na kaya sila? Sana pagbalik nila inay at itay sa bahay. Hindi na nila hanapin ang mga kapatid ko at iuwi doon. Tiyak na magugutom lang sila kapag nasa piling sila ng mismong mga magulang namin.
Nag-aalala ang wika pa nga ni Ivy sa isipan niya. Lord, sana naman maging okay lang ang lahat. Mukhang magiging mahirap po ang dadalasin ko dito ha. Pero parang worth it naman. Dalawang halimaw ang amo ko. Este, dalawang suplado ang amo ko. Siguradong bubugahan nila ako ng apoy araw-araw. Pero alam mo ba, Lord, kung ano ang tinutukoy kong worth it naman? Yun, ay kapag napaamo ko sila. Gusto ko bago ako malis dito, maituwid ko man lang yung mga ugali nila. Dugtong pa nga niya. Maya-maya pa ay tumayo na nga lamang din si Ivy at isinuot na nga ang kanyang uniforme. Sakto naman na pagkatapos nga niyang magbihes, dumating na nga rin si Lourdes. Inilibot nga ni Lourdes si Celine sa mansyon. Sinabi niya rin sa dalaga kung anong mga patakaran ni Marco. Isinink in naman yun ang dalaga sa kanyang isipan. Pagkatapos kumain ng pananghalian, ay kumain na nga rin ng sabay-sabay ang isang dosen ng katulong ni Marco sa kusina. Pagkatapos naman nilang kumain ay isa si Ivy sa mga naghugas ng plato. Unang araw pa lang, pagod na nga agad ito. Utos dito, utos doon, kasi si Marco. Dagdag pa nga ng napakakulit nitong anak na mahilig magkalat ng mga kung ano-ano sa kahit saang sulok ng mansyon. Bakit kaya pulubi ang bagong maid namin? Tahimik lang na nag-aayos nga ng libro. Sa bookshelves si Ivy ngunit bigla nga siyang kinutya ni Timothy. Minabuti na nga lamang niyang hindi ito pansinin at patulan dahil bata pa nga. Why are you here, beggar? Dapat nasa labas ka, pulubi at nanglilimos o di kaya nangahalukay po ng mga dirty trash bins. Pangiinis pa nga ng bata habang pinaglalaruan ang toy car. Gusto pa nga sanang sagutin ito ng babae pero nagtitimpi na nga lamang siya dahil basa nga sa kwento ng mga katulong, nagkulang lang talaga sa gabay ang bata dahil nga palaging busy ang ama at wala pang ina na gumagabay nga sa kanya. Maghalong awa tuloy at inis ang nararamdaman nga ni Ivy para sa kanya. 6 years old lang si Timothy ngunit para bang hindi na nga ito bata kung magsalita. Yes sir, nangahalukay lang ako ng mga basurahan para maghanap ng mga plastic bottles. Pero hindi naman ako naglilimos dahil hindi ako tamad na tao at ayokong tumanggap o di kaya umasa lang sa limos. Hindi nga. Nakapagpigil nga na sabi ni Ivy na sagutin ang bata pero kalmado pa rin siya. You're so dirty! Singhal na nga lamang ni Timothy pagkatapos ngang mapalunok. Napangiti naman si Ivy. Why are you still smiling? Ang cute-cute mo kasing bata, nakakagigil ka ho, Sir Timothy. Sad pa nga nito. Tiyan ka na nga. Padabog na umalis nga si Timothy. Naisa na ata siya ng dalaga dahil hindi nga ito na-offend sa pangungutya niya. Sumilay naman ang ngiti sa labi ni Ivy at bumalik na nga lamang sa ginagawa nito. Ilang saglit lang, nilapitan naman siya ng isa pang katulong ni Marco. Ivy, pinapatawag ka daw ni Sir Marco. Nasa opisina na siya. Sa 2nd floor, puntahan mo daw siya doon. Sabi nga ng katulong na si Kuring. Binaling naman ang dalagang atensyon nito sa kanya. Ba't niya daw po ako pinapatawag? May uutos po ba siya sa akin? Tanong nga niya. Nagkipit balikat na nga lamang din si Kuring. Hindi ko alam eh. Puntahan mo na lang doon. Ah sige po manang Kuring. Pupuntahan ko na ho siya. Ani nga ni Ivy at iniwan na nga muna ang ginagawa nito. Tumungo na nga siya sa opisina at doon na nga niya naman nadatnan si Marco na nakaupo nga sa swivel chair. Habang nagpipirma nga ng ilang mga dokumento. Nakabukas ang pintuan kaya tumigil muna siya rito. Good afternoon po Sir Marco, pinapatawag niya daw po ko? Magalang na tanong nga ni Ivy. Tumango naman si Marco at sumenyas sa kanya na pumasok na nga siya. Pumasok naman siya at tumayo sa harap nito. I just told you before na magiging katulong ka dito sa mansyon para mabayaran mo yung nagasgas mo sa kotse ko, right? But now listen, I have a huge problem. Wala na akong mahanap pa na pwedeng maging yaya ni Timothy and because of that, gusto kong sanang ikaw na lang ang maging yaya niya since andito ka na rin naman. Wika nga ni Marco kay Ivy. Yun lang pala sir. Sige ho, ako na lang po magiging yaya ng anak niyo.
Pumayag na nga ang dalaga. Really? Parang hindi ka man lang nagdalawang isip. Sigurado ka ba talagang kakayanin mong maging yaya ni Timothy? Takang tanong nga ni Marco. Opo, sir. Nagagala ko ang pagsilbihan ng anak nyo. At alam ko pong kakayanin ko, kahit challenging. Agad na sagot nga ni Ivy at kumpiyansado nga ito. Nang dahil dito ay napako nga sa kanyang mga tingin ni Marco. Tinitigan nga siya nito nang mariin sa kanyang mga mata na siya namang ikinalunok nga niya ng laway. Napansin ng dalaga na napakagwapo pala ng amo niya mula sa kulay abo nitong mata at perfect shape na jawline. Napakatangos din ang ilong nito at kissable ang labi. Ngunit hindi na nga sumagi sa isip ni Ivy na asamin o di kaya pagnasaan ang perpektong mukha ni Marco. Great! Sigurado ko nga sa sinabi mo. You can start now since masyado nang malikot ang bata at next month pa ang pasukan kaya't palagi siyang andito sa mansyon. Good luck na lang sa'yo at dapat lang talaga nakayanin mong bantayan siya hanggat hindi ka pa nakakabayad. Seryosong sabi nga ni Marco sa dalaga. Opo sir, masusunod po, kakayanin ko naman ho at saka mukhang mabait naman po yung bata eh. Tura na nga naman ng dalaga. Tumangutangon na nga lamang si Marco. Nagpaalam na nga rin si Ivy na lumabas at saka hinanap ang bata sa loob ng mansyon. Nakita niya naman ito sa play center ng mansyon na naglalaro ng mga laruang superhero sa sahig. Mahilig ka pala sa mga superhero, Timothy? Bungad nga ni Celine sa bata. Napalingon naman ito sa kanya na kaagad na sumimangot nga ang mukha nang makita siya. What are you doing here? Maglinis ka ng mansyon, pulubi. Oo, Timothy, pero mamaya pa. Sa ngayon, babantayan muna kita dahil simula ngayon, yaya mo na ako. Confident nga na paliwanag na Ivy. You're crazy, ayoko ng yaya na pulubi. Singhal ng paslit, sabay hagis ng mga laruan nito sa dalaga. Mabuti na lang at nakaiwas nga siya rito kaya't hindi nga siya natamaan. Ayos, Timothy, bad yung ginagawa mo. Dapat respetuhin mo ang mga nakakatanda sa'yo. Huwag kang manakit ng kapwa. Sige ka, magagalit sa'yo ang guardian angel mo niyan. Kalmadong pangarang nga ni Ivy sa batang ngunit mas sumimangot pa nga ito. Liar, I don't have a guardian angel. Kung meron man, edi sana iniligtas niya ang mommy ko. At saka edi sana, lagi kaming magkasama ng daddy ko. Sigaw nga ng bata at padabog na tumakbo palabas ng play center. Napakibit-balikat na nga lamang ang dalaga ngunit imbes na mainis kay Timothy ay naawa lang ito sa paslit. Huminga muna ng malalim sa Ivy at marahas nga yung ibinuga bago lumabas ng play center upang sundan nga ang bata. Nakasalubong nga naman niya ang kasamahan niyang katulong na si Kuring sa hallway na mukhang alam na kung saang direksyon tumakbo si Timothy. Manang Kuring, nakasalubong niyo ho ba si Timothy? Tanong ng dalaga kay Kuring. Ay naku, oo iha. Tumakbo siya papasok ng kwarto niya. Abay, kung balak mo siyang sundan sa loob, hindi mo magagawa yan dahil siguradong nilock na nga niyang pinto. Sagot nga ni Kuring. Ganun ho ba, manang? Kung ganun ho, hihintayin ko na lang po siya sa labas ng kwarto niya. Pero pwede niyo po ba sa aking ituro kung nasa ng kwarto niya, manang? Hindi ko pa po kasi alam, saka ang laki-laki pa naman itong mansyon. Walang problema, sasamahan kita. Pero iha, sasabihin ko na agad sa iyo to. Walang ni isang yaya na tumagal dyan sa batang yan. Napakasama ng ugali niyan. Abay, mas malala pa ang ugali ng batang yan kesa sa ama niyang si Marco. Pabulong na sabi nga ng kasambahay na si Kuring. Psst, manang Kuring, baka marinig po kayo ni Sir Marco, saka wala po yun sa akin, sanay po kong magbantay ng bata. So, ang ibig mo bang sabihin ay naging yaya ka na dati bago ka napunta dito sa mansyon? Hindi po. Pero sapat na po ang mga kapatid ko. Puro bata ho kasi sila. 10 taon na kasi ako nang masundan. Paliwanag nga ni Ivy. Pero ibang batang yan. Masamahang takbo ng utak. Nagsimula lang naman yan ang namayapa ang mami niya nang dahil sa aksidente at mas naging busy nga si Marco.
Minsan nga napapaisip kaming suwestiyonan nga si Sir Marco na kuhanan siya ng psychologist at mag-undergo ng therapy para naman mahimasmasan ang bata sa nangyari sa mami niya. Ani nga ni Coring, ano po? So ang ibig niyo pong sabihin, hindi dumaan sa isang therapy ang bata pagkatapos ang nangyari? Oo, iha. Pagkatapos niyang kumaling, ay inilabas nga siya ni Marco ng ospital. Pati nga ang doktor eh, nagsuggest na kuhanan nga ng therapy sang bata para sa mental health niya. Pero tumanggi lang siya. Ang iniisip niya kasi ay mas makakasama lang ito sa bata. Paliwanag nga ni Coring na bumabagabag naman sa isipan ni Ivy. Paano naman naging masamang kumuha ng psychologist para kay Timothy? Eh sigurado ako masyadong natroma ang bata. Kailangan lang niya yun para makamove on na nga siya sa nangyari at unti-unting tanggapin ang nakaraan niya. Hays, ewan ko ba kay Sir Marco, iha. Sana nga makausap mo siya at mapagsabihan. Napabuntong hininga nga lamang sa Ivy. Timothy? Lumabas ka na dyan. 2 oras ka nang nagkukulong dyan sa kwarto mo. Ayaw mo bang mag-play? O gusto mong mag-swimming? Sakto at mainit ngayon. Hindi ba't exciting yun tapos maghahanda ako ng snacks para pagkatapos mong mag-swimming ay may makakain ka? Natatakot ka bang lumangoy o di kaya ay hindi ka pa marunong lumangoy? Huwag ka maglalala. Tuturuan na lang kita. Marunong mag-swimming ang yaya Ivy mo. Kinumbinsi nga ni Ivy ang bata na lumabas ang kwarto nito. Kanina pa kasi ito nagkukulong. Maya-maya ay bumukas na nga rin ang pintuan at iniluwa nga nun si Timothy. Yumuko naman si Ivy upang matignan nga ito. Seriously, Yaya? You know how to swim? Tanong nga ng bata. Oo, syempre naman. Kaya nga tuturuan kita eh. Don't worry, hindi ka naman pababayaan ni Yaya. Nakangiting sagot nga ng dalaga. Maybe you know how to swim nga, pero you used to swim sa mga kanal at baha, am I right, Yaya Begar? Masungit na si tapangan ng bata. Ngumiti lang si Ivy dito. Hay, hindi naman Timothy. Kahit na sa squatters area lang ako nakatira, alam ko namang madumi ang mga yan, kaya ba't naman ako magsiswimming dyan kung meron naman dapat malapit sa amin, diba? Sagot naman ni Ivy. Iyo, galing ka po pala sa squatters area? Don't touch me. Masungit na sad pa nga ng bata bago ko maripas nga ng takbo. Napailing na nga lamang si Ivy. Hays, yung batang yun talaga. Paano kaya kita matutulungan, Timothy? Sad nga ng dalaga sa isip nito. Hindi pinapansin ng bata si Ivy sa unang araw niya bilang yaya nito. Kinukutsa lang siya ng bata kapag lumapit nga siya dito at pagkatapos naman noon ay kumakaripas nga ng takbo papalayo sa kanya. Pagkakinabukasan ay pinatawag ulit ni Marco si Ivy. May pag-uusapan daw sila tungkol sa bata. Agad namang tumungo ang dalaga sa opisina nito sa mansyon upang makapag-usap nga sila. Good morning po, Sir Marco. Have a seat. Ini-offer nga ni Marco ang isang upuan nito sa harap ng working table niya. Mukhang mahaba ang pag-uusapan nilang dalawa. Ah, sige po. Inuko pa nga nga ng dalaga ang upuang yun. How's your first day bilang yaya ni Timothy? Panimulang tanong ni Marco. Naku, mukhang ayaw po talaga ng bata sa akin. Parang nandidiri nga po siya sa akin sa tuwing nilalapitan ko siya eh. Saka palagi pa akong kinukutya. Susukuhan na ba? Seryosong tanong nga ni Marco. Umiling naman ang dalaga. Hindi ko po sinabing suko na ako. Masiigihan ko pa po ang pagbabantay sa kanya. Susubukan ko rin hong asikasuhin siya kahit na palagi niya akong tinataboy. Hindi po ako susuko hanggang sa hayaan niya po akong alagaan siya. Determinadong sagot nga ni Ivy. Okay, well kung yan ang gusto mo. But remember na kapag nabayaran mo na yung ginastos ko sa pagsasaayos ng gasgas ng kotse ko, makakaalis ka na dito sa mansyon. Temporary ka lang dito. Nire-remind lang kita at baka makalimutan mo. Dumilim ang mukha ni Ivy nang sabihin nga yun ni Marco. Po, hindi po ba ako pwedeng maging yaya ni Timothy o maging katulong man lang dito ng matagal na panahon? Well, hindi. Do you already forgot tungkol sa sinabi ko noon na magtatrabaho ka sa akin hanggang sa mabayaran mo na ang pinsala? Napayo ko na nga lamang si Ivy.
Sige po, sir. Pero tungkol po sa sahod ko, pwede ho bang kalahati noon kunin ko na lang? Sa kayong kalahati po, pambayad ko sana sa inyo. Kailangan ko po kasi talaga ng pere. No, maikli at seryosong sagot nito. Pero sir, kailangan ko po talagang padalhan ng panggastos ang mga kapatid ko. Nasa pangangalaga ho kasi sila ng pamilya ng kaibigan ko, pero gipit din po sila. Baka hindi po sila nakakakain ng maayos. Kaya please po pumayag na kayo. Halos magmakaawa na nga si Ivy. Sir, please po. Pagbubutihan ko po talaga sa trabaho ko. Sa pagkakataong ito, bahagyang inilapit nga ng dalagang mukha nito sa kanyang amo at dito'y nagkatitigan sila ng deretsahan. Nang dahil naman doon, napansin nga ni Marco na magandang dalagita at napakaamo nga ng mukha nito na parabang isang anghel na bumaba sa lupa. Napalunok nga ito ng laway at maya-maya pa tumikhim, kaya naman inilayo na nga lamang ni Ivy ang mukha nito sa amo niya. Fine, mapupunta ang kalahati ng sahod mo sa'yo. You may now leave. Himalang pumayag nga si Marco. Mukhang na-hypnotize nga ata sa mukha ng dalaga. Nako talaga sir, thank you po ah. Tatanawin ko po talaga itong isang malaking utang ng loob sa inyo. Nagagalak na sabi nga nito. You don't have to thank me. Dahil napilitan na ako. At baka mamaya, mamatay pa sa gutom yung mga kapatid mo. E di kasalanan ko pa pag nagkataon. But remember this. Aalis ka din kapag tapos na o ubos na ang nagastos ko. Turan nga ni Marco. Nabiglang nagbago nga ang ekspresyon. Okay po sir, I will always keep that in mind. Salamat po ulit ha. Aba, pinayagan lang kita. Sa gusto mo eh, nag-i-English ka na ngayon? Sad pa nga nito at napahagigig na nga lamang ang dalaga dahil sinabi ba naman nito na may I go now? Sorry po sir, nahawa lang kasi ako sa inyo eh. But no more English ha. Baka dumugo po kasi itong ilong ko eh. Wika pa nga niya. Pilit namang ikinimpi nga ni Marco ang ngiting kanina pa nga gustong kumawala sa bibig niya. Fine, you may go now. Marami pa akong gagawin. Seryosong saad pa nga ni Marco. Sige po sir, salamat po ulit. Have a nice day. Pahabol pa nga ang saad ni Ivy bago lumabas. Crazy. Mahinang sabi pa nga ni Marco nang makalabas na nga ang dalaga at umiling-iling pa nga siya. Pero nakapinta nga sa kanyang mukha ang isang malawak na ngiti. Sa kabilang banda naman ay aligaga nga si Timothy sa paglalaro ng mga superhero toys ito. Inilock pa nga niyang pinto ng kanyang sili dahil ayaw na ayaw nga nitong malapitan siya ng kanyang yaya. I am Superman. I am brave and strong. I will defeat all of my bad enemies to save the world. Pinaglalaroan nga ng paslitang laruan nitong Superman at isang dinosaur. I have no mercy. I will end you now, Mr. D. Lita niya pa nga ng batang si Timothy na kunwari ay pinaglalaban nga ang dalawang laruan. Nang maumay na nga ito, inilapag na nga niya ang kanyang mga laruan at nahiga na nga sa kanyang kama. But my real enemy was my nanny Beggar. Ayoko sa kanya, ayoko kahit sino pa ang nanny ko. Gusto ko lang na si mommy ang mag-aalaga sa akin. Malungkot na sabi nga ng bata. I have to do something. Kailangan mawala na dito sa mansion si Nanny Beggar. Timothy, magmerienda ka na. Nag-bake ako ng cookies para sa'yo. Pagtawag nga bigla ni Ivy sa naglalarong bata habang kinakatok nga ang pinto ng silid. Really? That Nanny Beggar knows how to bake some cookies for me? Usal nga ng bata. Wait, just wait. Ani ang ngunit may masama nga itong balak sa kanyang yaya. Sige Timothy, maghihintay ako dito. Sabat naman ni Ivy. Tumayo na nga si Timothy, kinuha nga niya ang kanyang mga poster paint at saka niya iyon ikinalat sa kanyang magkabilang palad. Pagkatapos noon ay binuksan na nga niya rin ang pinto, kaya naman nagkalat ang poster paint sa doorknob. Itinago niya rin muna ang kanyang mga kamay sa kanyang likod upang hindi nga yun makita ng kanyang yaya. Hay, sa wakas Timothy, lumabas ka na rin. Tara na, ini-offer nga ni Ivy ang kamay nito sa bata. Okay, sabi ng paslit sa kainilabas na nga ang isang kamay at inihawak nga yun sa kamay ng dalaga. Diyos ko, ano to Timothy?
Ba't may pintura tong kamay mo? Mahilig po akong mag-paint eh. I like your uniform, Yaya. It's so white. Biglang pinunas nga ng bata ang kamay nito sa uniforme ni Ivy. Bahagyang napatres ito dahil dinudungisan nga ng bata ang kanyang uniforme. Pero mukhang nasisayahan si Timothy sa ginagawa nito sa kanya. O siya, sige. Tungisan mo lang tong uniform ko. Maganda nga at baka magmukha tong pinagsama-samang Powerpuff Girls niyan kapag napuno ng kulay itong uniforme ko. Sinakyan nga ng yaya nito si Timothy. Habang nakangiti pa, nagtaka naman ang bata dahil natawa pa nga si Ivy imbes na magalit nga sa kanya. Hindi lang yon ang unang beses na pinaglaruan nga siya ng bata. Nang lumipas pa nga ang ilang araw, ay mas lumala pa nga ang pinagagagawa nga ni Timothy sa kanya. May mga beses na muntik na ngang madulas si Ivy dahil kinakalat nga ni Timothy ang mga Jolens at Lego bricks nito sa sahig. At sinadya nga talaga yon dahil gusto nga niyang masaktan at iwanan na nga siya ng yaya. Ngunit kahit na anong pahirap nga ng bata kay Ivy, hindi niya ito sinusukuan. Nanatili lang siyang mabait sa bata na siyang unti-unti namang nagpapalambot ng damdamin nga ng bata. Isang gabi habang patungo na nga sana si Ivy sa silid nito, upang magpahinga na, ay napadaan nga siya sa opisina ni Marco. Nakabukas ang pinto kaya naman kaagad na lumantad nga sa kanya ang paningin ng kanyang amo na nagpapakalunod nga sa alak. Lasing na lasing nga ito. Nagkalat ang mga botelya ng wine sa sahig. May mga basa pa nga, maging ang suot na polo nga ni Marco. Nakaupo naman sa couch si Marco. Bukas pa ang ilang botones nito habang naglalaklak ng isang bote ng wine. Hindi maganda ang sitwasyon ni Marco at hindi naman mapigilan ang dalagang maawa dito. Sir Marco, tama na ho yan. Aalalayan ko na po kayo papuntang kwarto nyo. Matulog na po kayo. Sobra na po yung ininom nyo eh. Sabi nga ni Ivy sa kanyang amo. Hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sarili. Napasukin nga ang opisina nito. Umangat naman ang tingin sa kanya si Marco nang marinig siya. You get out. Huwag mo kong pakialaman. Yaya ka lang ng anak ko. Bulalas nga ni Marco. Pero sir, lasing na po kayo. Saka, basa ho yung suot nyo, kailangan nyo pa pong magpalit. Saka matulog na ho kayo. Wala kang pakialam. Get out of my sight. Hampas lupa. Pumalatak lang ito. Naubos na nga ang laman ng botelyang nilaklak niya, kaya tumayo nga ito upang kumuha pa nga sana, ngunit bigla na nga lamang itong na out of balance na mabilis namang sinalo ni Ivy. Sir, sabi ko na sa inyo eh, magpahinga na po kayo. Hindi niyo na po kaya. I miss my wife. I miss her so much. It's all my fault. It's really my fault. She died because of me. I hate myself. Sana ako na lang ang namatay. Umiiyak nga na sabi ni Marco. Kitang-kita nga ng dalaga ang bawat patak nga ng luhang tumutulo sa gilid ng mga mata ni Marco na parabang sinusugatan nga nun ang kanyang puso. It should be me. Dapat ako na lang ang nawala. Wala akong kwentang asawa. Hindi ko man lang siya naprotektahan. Sigaw pa nga nito. Sinasapok na nga ni Marco ang kanyang sariling ulo dahil lunod na nga siya sa kanyang emosyon. Tama na sir, tama na. Inawat nga ito ni Ivy at natigilan nga si Marco dahil niyakap na nga siya nito. Hindi mo po kasalanan. Wala pong may gusto sa nangyari. Aksidente po yun, wala na rin po kayong pagkakataong mailigtas siya noon. Kaya't huwag niyo pong isiping wala kayong kwenta. Ang isipin niyo po, may anak pa kayo. Andyan pa po si Timothy, kailangan niya po kayo. Pagpapatahan nga ng dalaga habang hinahagod nga ang likod ni Marco. Bigla namang dinapo nga ni Marco ang mga kamay nito sa balikat ni Ivy at bahagyang inilayo ito sa kanya upang makakalas nga sa yakap nito. Pagkatapos noon, inilipat niya naman ang isa niyang kamay sa baba ni Ivy na ginamit nga niya upang iangat ang mukha ng dalaga, kaya't sa pagkakataong ito'y magkasalubong na nga ang mga titig nilang dalawa.
since I've noticed how beautiful you are. Hindi ka na mawala sa isip ko. You're also kind and a nice person. Hindi ka mahirap magustuhan. I think I fell in love with you. Mapangakit na sabi pa nga ni Marco habang marahang inililipat nga ang mga buhok na nagkalat nga sa mukha ni Ivy sa likod ng kanyang tenga. Namula naman ang pisngi ng dalaga at para bang kinikiliti ang mga kalamnan niya. Sir, lasing na ho kayo, tama na po. Nanginginig nga ang mga kamay ni Ivy habang sinusubukang ilayo nga sa kanya si Marco. Ngunit tinataksil siya ng kanyang amo dahil mas inilalapit pa nga nito ang kanyang mukha sa kanya. Sir, tara na ho. Ihahatid ko na po kayo sa kwarto niyo at baka... Hindi na natapos pa ni Ivy ang sinasabi nito nang maramdaman na nga niya ang labi ni Marco. Hinalikan siya nito ngunit ayaw niyang gantihan yun. Pilit niyang inilayo si Marco ngunit mahigpit nga siyang hinahawakan nito sa braso at patuloy pa rin siyang hinahalikan. Hindi mawari ng dalaga ngunit may kakaiba nga siyang nararamdamang sensasyon sa kanyang katawan. Hanggang sa trinaydor na nga siya ng sarili niyang mga labi. Ginantihan niya na nga rin nang halik si Marco. Nang humiwalay na nga ang mga labi nila, ay dito lang natauhan si Ivy na isang pagkakamali ang nagawa nila ni Marco. Minabuti na nga lamang niya na pahigain nga si Marco sa mismong couch ng kanyang opisina dahil mukhang hindi na nga nito kaya pang lumakad patungo sa silid nito. Pinunasan at pinalitan nga niya rin ang polo ni Marco at iniligpit ang mga kalat. Nang lalabas na nga sana siya, bigla namang nagsalita si Marco. Huwag mo kong iwan. Nangihinang sabi pa nga niya at tumayo sa pagkakahiga upang umupo na nga lamang. Lumapit naman sa kanya si Ivy. Bakit po sir? May kailangan pa po ba kayo? Yes. I need someone to take care and love me. Gaya ng pagmamahal at pag-aalaga sa akin ng asawa ko noon. Muling umiyak si Marco. Lubhang naawa naman sa kanya si Ivy kaya tinabihan nga niya ito. Alam niyo ho, kahit wala na yung asawa niyo, sigurado po kung palagi niya po kayong binabantayan. Nasa heaven po siya at alam niya ang nangyayari sa inyo ni Timothy. Sigurado pong lubhang nasasaktan din siya. Sa tuwing nakikita kayo na hindi pa rin makamove on sa pagkawala niya. Parang sabi nga ni Ivy, nagulat na nga lamang ito nang bigla nga siyang yakapin ni Marco. Don't leave me please, I like you. Usal pa nga ni Marco. Hindi na nga nakawala pa sa yakap ni Marco ang dalaga hanggang sa nakatulog na nga ito sa kanyang balikat. Marahan namang inihiga nga muli ni Ivy si Marco sa couch bago ito iniwan nga na mahimbing na ang tulog. Pagkakinabukasan gaya ng kagawian, pinaghanda nga ng almusal ni Ivy ang alaga nitong si Timothy. Naupo na nga rin naman ang bata sa harap ng mesa habang inihahain nga niya ang mga niluto nga niyang hotdog, scrambled eggs at ham. Kain na Timothy, tas jogging tayo sa labas. Masayang aya nga ni Ivy kay Timothy habang nilalagyan nga ng sinangagang plato nito. Ngunit umirap lang ang bata. No, I don't want to go out. Bakit naman? Lagi ka nalang nagkukulong dito sa mansyon. Hindi ka na natatamaan ng sikat ng araw. Sige ka, baka maging vampira ka niyan. Pangaasar pa nga sa kanya ng babae. Whatever, you're not funny, Yaya Ivy. Napangiti ang dalaga dahil hindi na nga siya tinatawag ni Timothy na Yaya Beggar. Hay, o siya, hindi na kita pipilitin pa basta ba kumain ka na. Sir Marco, good morning po. Taranta at utal nga na bati nga ni Ivy kay Marco. Bigla kasi itong dumating sa kusina. Good morning. Pabalik na bumati naman din si Marco, ngunit nag-iwas nga ng tingin sa kanyang dalaga. Bigla niya kasing naalala ang nangyari sa kanila kagabi. Can we talk later, Ivy? Tanong nga ni Marco sa dalaga. Taranta namang tumango si Ivy, ngunit kinakabahan siya rito. Nang matapos na ngang kumain ng magama, ay nag-usap nga si Ivy at Marco ng privado. Alam ko kung anong nangyari kagabi. I'm so sorry dahil nagawa ko yun. Ayos lang po. Wala po yun. Kalimutan niyo na lang po.
Sad na nga lamang ni Ivy. Yes, I should forget about it. Dahil wala namang mali siyang lahat ng yun, hindi ba? Tanong pa nga ni Marco. Ho? Opo, wala po. Nauutal nga na sagot ni Ivy. Para kasing nasaktan nga ito sa sinabi ni Marco na walang mali siya ang isang halik na yun. Okay, you can go now. Yun lang naman ang sasabihin ko at siya nga pala. Bihisan mo ng formal mamaya si Timothy. Dito magdi-dinner mamaya ang girlfriend ko para makapag-bonding na rin kami at mas makilala niya pa ang anak ko. Utos nga ni Marco. Para namang binuhusan nga ng malamig na tubig si Ivy sa di niya malamang kadahilanan, ngunit pinilit niya pa rin tumango at saka umalis na. I'm so sorry, Ivy. Hindi pa talaga ako sigurado sa nararamdaman ko sa'yo. At saka, hindi tayo pwede dahil magkaiba ang mundo natin. Usal nga ni Marco nang makaalis nga si Ivy. Binihisan nga ng formal ni Ivy ang alaga nitong si Timothy. Madali lang nga niya iyon nagawa dahil hindi na nga masyadong makulit at matigas ang ulo ng bata dahil sa wakas mukhang napalambot na nga nito ang puso niya. Pagsapit ng alas 8 ay dumating na nga ang girlfriend ni Marco. Siya mismo ang nagsundo nga at naghatid sa mansyon. Nakahilera nga ang maraming patayang inihanda ng mga cook sa mansyon sa dining table. Pinalabas na nga rin ni Ivy ang bata sa kwarto nito upang salubungin nga ang girlfriend ng kanyang ama. Timothy, what a cute baby boy. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Tilinga ni Veronica, ang girlfriend nga raw ni Marco. Nairita naman dito ang bata dahil pinipisil-pisil nga niyang pisngin nito at parabang maharot at plastic ang babae. Of course, cute ang ama niya. Plus gwapo pa. For sure, lalaki ding gwapo si Timothy. And you're lucky. Dahil masisilayan mo ang pagbibinata niya. Since mukhang ikaw ang magiging mommy niya. Nakangiting hirit pa nga ni Marco. Si Ivy naman nakatingin lang sa kanila. Ngunit sa loob nito, unti-unting parang nadudurog ang puso niya habang nakikita ang harutan ng dalawa. I will gladly accept that, babe. From now on, you can call me Mommy Veronica na Timothy. I am your new mommy. Masayang turo pa nga nang maarteng si Veronica sa bata na sumimangot lang. No, I don't like you. I find you cringe and overacting. Biglang pumalatak nga ang bata bago tumayo at saka tumakbo. Mabilis naman siyang sinundan ni Ivy na nagtataka sa naging reaksyon niya. I'm so sorry, babe. Ganun lang talaga si Timothy. I think kailangan lang niyang maramdaman ulit ang mga aruga at pagmamahal ng isang ama at ina para tumino siya. Kaya nga gusto na kitang pakasalan as soon as possible para naman magkaroon na siya ng bagong mommy and of course, ako, asawa. Tila labag sa loob nga na saad nga ng lalaki. Ang pagmamahal at alaga ng isang asawa. At ikaw ang napili ko. But I'm not sure kung tatanggapin mo ba since may anak nga ako at medyo pasaway. Really, babe? Husad naman hindi ko kayo tanggap ng anak nyo. I am grateful na tanggapin kayo mag-ama at ang magiging responsibility ko sa inyo. Napangiti nga si Marco, sabay niyakap nga ni Veronica. Sa kabilang banda, padabog na umakyat nga ng kwarto si Timothy. I hate that girl. She will never be my mommy. Iisa lang ang mommy ko at miss ko na siya. Hikbi nga ng bata. Timothy, okay ka lang? Ba't mo naman tinikura ng daddy mo at ang girlfriend niya? Nag-aalalang tanong nga ni Timothy. Pwede bang pumasok? Tumango ang bata kaya pumasok nga ng silid si Ivy at saka tinabihan ng bata na humihikbi sa higaan nito. Tahan na, ba't ka ba kasi umiiyak? Sinungitan ka ba ng girlfriend ang daddy mo? Umiling si Timothy habang kinukusot nga ang mata. Eh kasi po ayoko po siyang maging mommy. Iisa lang po ang mommy ko at nasa heaven na po siya. Hinagot nga ng dalaga ang likod ni Timothy. Nasiyahan nga siya dahil sa unang pagkakataon, gumamit ng po ang bata. Ayos, Timothy, makinig ka nga sa akin. Alam kong masakit pa rin sa'yo ang nangyari sa mommy mo. At sa ko oo, walang papantay sa pagmamahal ng isang tunay na ina, kahit na sino pa. Ang mommy mo ay nasa heaven na at saka palagi kanyang binabantayan.
Kapag umiiyak ka, siguradong nalulungkot din siya dahil ayaw ng isang ina na makitang nasasaktan ang anak nito. Tanga na, Timothy. Gusto mo bang malungkot din ang mommy mo sa heaven? Pangaral pa nga ni Ivy. No po, I don't want her to be sad. Gusto ko na po happy lang siya sa heaven. Oh, yun naman pala eh. Tahan na, tama na yung iyak mo. Happy lang dapat tayo at stay positive dahil kahit na nasa heaven na ang mommy mo, nariyan lang naman siya palagi sa puso niyo ng daddy mo. But Yaya Ivy, I don't like Tita Veronica. I don't like anyone to be my new mommy. I miss my real mommy so much. Singhal pa nga ng bata. Timothy, paano ka makaka-move on yan? Kung ayaw mo namang magpapasok ng bagong tao sa buhay mo, paano matatahimik ang mommy mo sa heaven kung alam niya namang nagdudusa ka pa rin sa pagkawala niya? Tama ang daddy mo. Kailangan mo ng bagong ina na mag-aalaga sa'yo para sa ikapapanatag ng mommy mo sa heaven. Kaya't hayaan mo sanang bigyan ng pagkakataon si Veronica na magpakananay sa'yo. Malay mo, isa pala siyang anghel na hinihiling ng mommy mo kay God para siyang maging bagong magmamahal sa'yo bilang isang ina. Nagyakapan ng dalawa. Lubhang naaawa nga si Ivy sa bata dahil nasasaktan pa rin ito sa pagkawala ng mommy niya, habang si Timothy naman ay nahimasmasan nga sa payo at yakap ng kanyang yaya Ivy. Kinabukasan nga, habang nagliligpit nga si Ivy ng mga laruan ni Timothy, bigla siyang nitong nilapitan. Yaya Ivy! Yaya Ivy! Kinalabit nga ni Timothy ang dalaga. O bakit? Nagugutom ka na ba, Timothy? Hindi po, pero may ibibigay po ako sa'yo. Sagot nga ng bata, sabay dukot nga sa bulsa nito ng mga tigpipisong barya, saka ito binilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 piso. Bilang nga ng bata at ini-offer nga ang mga bariyang iyon kay Ivy. Nagtataka tuloy si Ivy. Ito po, Yaya Ivy. 10 piso po, bayad ko sa inyo. Basta po, paibigin mo po si daddy, ha? Ikaw ang gusto kong maging mommy. Utos nga ni Timothy kay Ivy na siya namang nagpagulat nga sa dalaga. Naku naman, Timothy, hindi yan magandang joke, ha? At saka saan mo ba nakuha ang mga bariyang yan? Baka madudumi ang mga yan. Saway nga ni Ivy. Ikinuyom na nga lamang nito ang kamay ng bata na may mga bariya. Yaya Ivy, please, tanggapin mo na po. If totoo nga po yung sinabi mo na nagpadala po ng anghel dito si mommy para maging new mommy ko, ikaw yun, Yaya Ivy, because you're such a kind and a great person, just like an angel. Katwiran pa nga ng bata at pilit na ibinibigay nga ang mga bariya kay Ivy. Pinantayan naman siya ni Ivy habang nakangiti. Imposible nga ako ang anghel na yon, Timothy. Isang hamak na hampas lupa lamang ako, habang ang daddy mo naman, milyonaryo. O kaya bilyonaryo pa nga. Nakatira kayo sa isang mansyon habang ako naman taga-squatter lang. Masyadong magkaiba ang mundo namin ng daddy mo. Kaya't napaka-imposibleng may mamagitan sa amin. Kung maaari man, siguradong marami ang tutol. Mahabang litanya nga ni Ivy. Dumilim naman ang mukha ng bata na napayuko na nga rin. Timothy. Biglang dumating sa mansyon ng lola ni Timothy kasama si Veronica. Lola! Masayang sabi naman ng bata sa kasinunggaban nga ng yakap ang kanyang lola. Si Ivy naman ay tumayo na at binati nga sila. What's with these coins, iho? Anong gagawin mo sa mga bariya na yan? Tanong nga ng lola nga na si Isabel nang mapansin ang mga hawak na bariya ng bata. Para po to kay Yaya Ivy, Lola. I want her to be my new mommy eh. Sagot nga ng bata na siya namang nagpasama ng tingin ng dalawa kay Ivy. Are you kidding, iho? Gusto mong maging mommy ang hamak mong yaya? Usisa nga ng kanyang lola. Hey, Timothy, paano mo nasikmurang tawaging mommy ang isang yaya mong cheap na tag-squatter? Gatong pa nga ni Veronica. Halos gustuhin namang magpalamon ng dalaga sa lupa dahil sa sobrang hiya at sakit na nararamdaman nga nito sa pangungutya ng dalawa. What's happening here? Ba't parang maingay ata kayo, biglang tumating naman si Marco? Eh, itong anak mo kasi, Marco,
Diyos ko, gusto daw maging mommy tong hamak na yaya. Tugon nga ni Isabel. What? Totoo ba yun, Timothy? Yes po, Daddy. I'm eager to call Yaya Ivy as my mommy. Napayuko naman ang dalaga dahil natuon nga ang tingin ng apat sa kanya, lalo na at masama ang tingin ni na Isabel at Veronica. Pagsapit nga ng gabi, ay sa isang high-end na restaurant nag-dinner nga, sina Timothy at ang lola nito, pati na rin sina Marco at Veronica. Matagal nang namayapa nga ang lola ni Timothy, kaya't lola lang niya palagi ang kasama nito lalo na nang mamatay nga ang kanyang mommy. Porket tag-squatter ako, tatawagin na akong chip at pandidirihan, kulang na lang masuka sila sa mismong harapan ko. Naiiyak nga ng usal ni Ivy sa harap ng salamin ng sink sa banyo. At saka ito namang si Sir Marco, porket amo ko siya, malakas ang loob niyang paglaruan ng damdamin ko. Hindi niya kasi alam na first kiss ko yon. Masakit kaya sa pakiramdam na nahalikan ka lang ng unang pagkakataon dahil lang sa lasing siya at nangungulila pala sa minamahal niya. Sabi pa nga niya habang tinititigan nga ang sarili sa salamin na walang tigil nga sa pagtulong mga luha. Simula noon, nagbabalik-balik na nga sa mansyon si Veronica upang makabanding ang bata at mapalapit nga dito. Ngunit sa tuwing nasa piling nga siya ng bata, ay si Ivy naman ang hinahanap nito. Nang dahil doon, mas nagalit si Veronica. At ang konsentidor nga na si Isabel kay Ivy. Ma, hindi na pwedeng magtagal pa dito yung Ivy na yan. Dahil nilalason niya lang ang utak ng bata. Hindi ma Marco? Paawang sabi pa nga ni Veronica. Nasa terrace nga sila ngayong tatlo habang nagkakape. You're right, Iha. Kailangan ng mapaalis niya ang hampas lupa na yan. Nagkakalat lang siya ng mikrobyo dito. At saka kinukuha ang loob ng bata. Para ano? Para magustuhan siya ng bata na maging mommy niya? Na nagawa nga niya. And then what's next? Kukunin niya rin ang loob ng anak ko para maghuthot ng pera. Sulsul pa nga ni Isabel. Napatikim naman si Marco. Mom, babe, you should thank Ivy dahil napabago niya ang ugali ng bata. Napakatigas ng ulo niyang si Timothy nung una. But when Ivy became her nanny, unti-unti nang tumino ang bata. Katwira naman ni Marco, pero ang totoo may iba pa nga siyang agenda sa kanyang sinasabi. Ayaw naman talaga niyang umalis ang babae. Marco, don't tell me na nahuhulog ka na sa babaeng yon. No, son. Don't dare to be attached with that girl. Isa lamang siyang laking squatter na gustong umangat sa buhay. Pagalit na si tanga ni Isabel. Umirap naman si Veronica habang si Marco naman ay umiwas nga ng tingin sa kanila dahil ang totoo may naramdaman na nga siya sa dalaga. Of course not, ma. I didn't say that. I'm not in love with that girl. Palusot nga ni Marco ngunit hindi pa nga siya sigurado talaga. Sumaya ang mukha ni Isabel, lalo na si Veronica. Dapat lang, Marco. Bagay na bagay kayo ni Veronica. She's gorgeous, smart, intelligent, and the daughter of a business tycoon. Hindi mapagkakailang nararapat nga kayong dalawa para sa isa't isa. Napangiti na nga lamang ng sapilitan si Marco habang nakapulupot nga sa kanyang braso si Veronica. Isang araw bumisita nga muli sa mansyon si Veronica. Ipinagbili nga nito ng pizza at macaroni salad ang bata ngunit ipinagluto naman ni Ivy ng turo ng kanyang alagang si Timothy. Hindi niya kasi alam na bumili rin ng merienda si Veronica para nga kay Timothy. Timothy, I bought you some salad and pizza. Masayang sabi nga ni Veronica. What are you eating, Timothy? What is that cheap food? Saway pa nga ni Veronica sa bata nang makita nga nitong kumakain ito ng turon. Yaya Ivy cooked this for me and I really like the taste of it. What about these foods that I bought for you? I don't like those, Tita Ivy. Saad naman ang bata. You should stop eating that. Siguradong madumi yan. Saway pa nga ni Veronica. Of course not. Sumigaw ang bata. Ano pong problema dito, Ma'am Veronica? Narinig nga ni Ivy ang sigaw ng bata, kaya't pinuntahan nga niya ito. Are you trying to poison Timothy with your cheap food? Galit na tanong nga ni Ivy. Hindi po, Ma'am. Wala ho akong intensyon
na mapahamak ang bata. Ipinagluto ko lang po siya ng merienda. Anong masama dun? Malinis naman po ah, ang paghaluto ko niyan. Wala po kayong dapat ipaglala. Kahit na, ang chip pa rin ang niluto mong chipipay ka. That's not edible para sa isang anak ng milyonaryo. That was literally a poison. Para sa inyo lang, yung pagkain na yan mga hampas lupa. Galit na sigaw pa nga ni Veronica. Nag-init tuloy ang dugo ni Ivy sa kanyang narinig. Excuse me lang po ah, hindi lang para sa mga hampas lupa ang turon. Ano po ba ang lahi nyo? At saang bansa po kayo nakatira? Di ba sa Pilipinas at Pilipino kayo? So ba't di nyo po alam na usual na merienda ng mga Pinoy ang turon? Anong akala nyo sa sarili mo? Isang kano? Porkit nakakaangat kayo sa buhay? Pabalang nga na sabi na nga ni Ivy. Walang iya ka? How dare you nasagot-sagutin ako? Galit na sabi pa nga ni Veronica. At saka ibinuhos nga sa dalaga ang dala nitong salad. Yan, bagay sa'yo Chibipay. Para naman mawala ang dumi at bigla namang kumuha ng turon si Ivy at ipinasok nga sa bunganga ni Veronica. Kaya naman naputol ang kutya nito sa kanya. Wow, Yaya Ivy! Manghang po na naman ng bata. Lagi mong tatandaan, Timothy, ha? Na hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi dapat pumatol sa kapwa. E kapag inaapakan na rin naman ang pagkatao mo at sinasaktan ka nang wala namang dahilan, mas maiging patulan mo at ipaglaban ang sarili, ipagtanggol ang sarili. Turo pa nga ni Ivy sa batang si Timothy. Nabilao ka naman si Veronica. Iniluwa nito ang turon at nagsusuka pa. Walang iya ka? Sinabunutan nga nito si Ivy pero lumaban si Ivy. Go, Yaya Ivy! Nag-cheer ang bata. What's happening here? Tama na yan. Bigla namang dumating si Marco at inawat sila. That chip, girl? Walang modo yan. Pinasakan niya ng chip at maduming turon itong bunganga ko. Babe, paalisin mo nga yan dito or else hindi mo na ako makikita. Paawang tugon pa nga. At banta ni Veronica. Totoo bang ginawa mo yun, Ivy? Sir Marco, siya naman po ang nauna eh. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Really? What do you think are you doing? Sad naman ni Marco. Singit naman ang bata. It's Tita Veronica's fault, Daddy. Ang suplada niya, inaaway niya si Yaya Ivy. Ang bait-bait nga po ni Yaya Ivy eh. Singit nga ng bata. Babe, umakyat na muna kayo si ni Timothy. Ako nang bahala dito. Utos nga ni Marco. Lagot kang chipipay ka. Ayoko, I will stay here. At kay Yaya Ivy lang ako sasama. Pulalas naman ang bata. Ano ba, Timothy? Umakyat na kayo ni Veronica. She will be your mommy soon. Pero tumakbo lang ang bata. Now, Ivy, sagutin mo yung mga tanong ko. Ba't mo ginawa yun sa girlfriend ko? At sa harap pa talaga ng anak ko? Ilang beses ko po bang dapat sabihin sa inyo na siya nga ho ang nauna? Binuhusan niya ako ng salad at walang sawa niya akong minamaliit at inaapakan. Ang pagkatao ko, pasura ba ako na walang pakiramdam? Para hayaan lang siyang gawin yun sa akin? Umiiyak nga na katwiran nga ni Ivy. Napatango-tango nga si Marco. Sa totoo lang, namamangha nga siya sa pagiging palaban nga ni Ivy. Gusto nga niya itong yakapin dahil nga umiiyak na nga ang babae. At nang gagawin na nga sana yon, bigla namang nagsalita si Ivy. Oo na, kasalanan ko na. Kasalanan ko naman na pinagtiisan ko yung ugali ng babaeng yun eh. Grabe, ano bang nakita mo sa babaeng yun? Eh napaka-impacta. Saad pa nga nito? Hindi na nga nito napigilan pa at patuloy na nga ang pag-agos ng luha niya. Nagbalot-balot na nga siya at balak na nga niyang lisanin ang mansyon. At yun nga ang ginawa niya. Daddy, ibalik mo si Yaya Ivy, please. Pakiusap nga ng bata. Sa totoo lang, nagsisisi nga ang lalaki na umalis nga si Ivy. At ngayon ay parang iba nga ang nararamdaman niya. Sabi nga nila, nangungulila nga tayo sa isang tao kapag wala na nga siya. Minsan, huli na ang lahat. Pero minsan may pag-asa pa. Nagpakalunod nga sa alak si Marco. Naalala niya pa rin ang iniwang mga kataga ni Ivy at nasasaktan siya doon dahil tama ang lahat ng yun.
may nararamdaman naman talaga siya kay Ivy. At hindi lang dahil sa kalasingan kaya tinalikan nga niya ito noong gabing yun. Ngunit ang iniisip niya ay hindi nga sila nararapat dahil magkaiba ang mundo nila. Nadat na naman siya ni Veronica na dahil nga sa sobrang kalasingan, hindi na nga makatayo ngunit nilagpasan lang siya nito. Nagising na nga lamang si Marco na basang-basangan ng alak. Napaisip nga siya na kung narito pa sana si Ivy ay siguradong aalagaan nga siya nito at hindi siya pababayaang nasa masamang kondisyon. Lubhang nalungkot naman si Timothy lalo na at ilang araw na lang ay magpo-propose na nga si Marco kay Veronica. I have to do something, Leia. I don't like that Veronica to be my new mommy. She's bad. I really hate her. Kwento nga ni Timothy sa kanyang kaklase. Ba't ano pang magagawa mo, Tim? Magpo-propose na ang daddy mo sa kanya. I don't do. That's why I ask your help, diba? Wait, may idea ako. What if mag-hire tayo ng private investigator para alamin ang bad flows ni Veronica? But how can we do that? Wala akong money pambayad. That's not a problem, Timothy. May daddy have one, pwede ko siyang hiramin kay daddy. Ano game na? Umayag nga si Timothy. Inutusan nila ang personal private investigator ng daddy ni Leia na i-check ang background ni Veronica. Napagalaman naman ng investigador na si Gian na bankrupt na nga ang negosyo ng parents si Veronica at marami ding utang ang dalaga sa bangko. Iniipon lahat yun ni Gian at ang utos naman ni Timothy ay ibunyag ang mga yun sa mismong araw ng proposal. Just wait, Celine. After my wedding, siguradong mababayaran ko na ang lahat ng utang ko sa'yo. And don't worry, ititreat naman kita for a vacation sa London pagkatapos ng kasal namin ni Marco. Well, for sure, sa akin na lahat mapupunta ang kayamanan niya. Tilinga ni Veronica sa phone call. Wala akong pakialam kahit saan niya pa ako dalhin sa honeymoon namin. I mean, he's boring at walang karisma. He's just too busy sa mga negosyo niya at saka, as in super hawkard na siya. Saka yung anak niya, nakakainis. Pinagtitiisan ko nga lang sila eh. Pero kapag nakasal na talaga kami ni Marco, I'll do everything makuha lang ang mga yaman niya and then bye-bye. Iiwan ko na sila. Nanganak niya sa ere. While me, enjoying ang paggasta sa pera niya. Sagot pa nga ni Veronica sa tanong nga ng kaibigan niya sa kabilang linya. Sa kabilang banda naman, just laugh now, bruha. I'll assure it. Malalaman to lahat ni Daddy at ibabalik ko dito si Yaya Ivy. Banta nga ni Timothy habang vinivideohan nga si Veronica. Lumipas ang isang linggo, naayos na nga lahat ni Marco ang magiging proposal nga nito kay Veronica. Nasa marangyang venue na nga ang lahat at hindi nagpahuli si Isabel na siyang nag-udyok kay Marco na mag-propose agad kay Veronica. Abot tenga naman ang ngiti ni Veronica nang isuot na nga sa kanya ni Marco ang singsing na may mamahaling bato. I want to show you something, babe. Usal nga ni Marco dito. Pero labag nga sa kalooban niya. Tumingin naman sila pareho sa screen. Noong una ay video ni na Marco at Veronica ang nakaplay, kinilig naman ang mga guest. Ngunit umiba ang ihip ng hangin nang magplay na nga sa screen ang video ni Veronica na siyang kinuha nga ni Timothy kung saan kausap nga nito ang kaibigan ni si Celine. Napuno ng bulungan ng mga guest nang dahil doon, sunod naman ang tumambad sa screen ang mga ebidensya ng mga utang nga ni Veronica at bankrupt nilang kumpanya. Sinet up yun ni Gian at tinutusan nga ang screen coordinator. Wait, how dare you tawagin akong boring at walang karisma? Galit na tanong pa nga ni Marco. No, it's not true. Edited lang yung video na yun. Saka babe, fake news lang na nabankrupt ang kumpanya ni daddy. Hindi yung totoo lahat. Maybe, may naingit lang sa akin. Kaya sinet up ako. But babe, I swear it. I'm not a gold digger. At mahal na mahal kita. Maniwala ka sa akin, alam mo yan. Nagmamakaawa nga si Veronica. Liar. I am the only one who filmed the video and Kuya Gian took all of those evidences. He's a private investigator of my friend and kinuha ko po siya para alamin ang background mo, tita. Because I know that you're a bad person, tita Veronica.
Mabait ka lang sa akin kapag andyan si Daddy. Singit nga ni Timothy na siyang mas nagpaingay nga sa mga guests. Namula sa galit si Marco, pinakaladkad nga niya si Veronica sa mga guards papalabas dahil nagpipigil lamang ito at baka kung ano pa nga ang magawa niya kay Veronica. Lumabas na nga rin si Venue ang ina niyang si Isabel dahil masyado nga itong napahiya lalo na sa kanyang mga donyahing kumare. Daddy, may ipapakita po ako sa iyo. Sabi pa nga ni Timothy at lumapit na nga ito sa daddy niya. Maya-maya pa ay may video nga ulit na lumantad sa screen. Video yon ng mga masasayang bonding nina Ivy at Timothy. Nagkakantahan, nagsasayawan silang dalawa. Naglalaro at nagpe-painting na magsama. Halatang masayang-masayang nga ang bata sa piling ng dalaga. At meron pang ang clip kung saan kinonfess ni Ivy na may nararamdaman nga siya kay Marco. Napaluha naman si Marco nang masaksihan ang mga yun. Ramdam na ramdam niya kung kaano kamahal nga ni Ivy ang bata. At naaalala niya rin ang mga mabubuting ginawa nga ni Ivy sa kanya. Lalo na nung gabing lunod na lunod nga siya sa lungkot. Hindi siya nito iniwan bagkus ay dinamayan pa nga siya nito. Daddy, gumawa tayo ng paraan para bumalik na nga si Yaya Ivy. Miss na miss ko na po siya eh. Yes, Timothy, I'll do everything to get Ivy back. Naluluhang tugon naman ni Marco. Yay! Saka po dati gusto ko po siya nang maging new mommy ko ah. Love ka kaya ni Yaya at saka ako po. Ay! Kinikilig pa nga na sabi ng bata. Oo na, love ko rin siya. Namula naman si Marco. Hindi na nga nagsayang pa ng oras si Marco. Pagka kinabukasan nga, kagad nga nilang tinungo si Ivy. Ngunit sa bungad pa lamang ng squatters area, ay tinambangan na nga sina Marco ng mga tropa ni Lucas. Ikaw da ba si Marco, Vasquez, yung mata pobre ng hamak kay Ivy? Sabi nga ng isang lalaki. Siya nga yun, pagkumpirma naman ni Lucas. Ba't ka pumunta dito pre? Gusto mo ba ng gulo? Lagdag pa nga niya. No, gusto ko lang makausap at mag-sorry sana kay Ivy. Sa kami kasama akong bata, please, hayaan niyo kaming puntahan si Ivy, I'm begging you. Bibigyan ko kayo ng pera. Pakiusap pa nga ni Marco. Anong akala mo sa amin? Mga mukhang pera? Iloko pala to eh. Hindi mo kami makukuha sa pera. Poprotektahan namin si Ivy at kahit sino mang taga dito. Galit na sabi naman ni Lucas. Tama na. Hayaan niyo siya. Ako nang bahala sa kanya. Yaya Ivy! Napadaan nga si Ivy at napansin agad si na Marco. Tinawag agad siya ng bata, sabay sunggab ng yakap sa kanya. Ivy, nahihiyang tawag nga ni Marco sa dalaga. O bakit? Wala ka bang mahanap na bagong yaya ni Timothy? O di kaya bagong aalilain ng mapapangasawa mo na si Veronica? Sunod-sunod nga na tanong ni Ivy. Kumalas na nga rin ang bata sa yakap nito. No. Walang kasal na magaganap between me and Veronica. Napakunot noo nga ang babae. Nagtataka man pero sabi nga nito, so ano ngayon? Ba't kayo pumunta dito? Sa pinandidirihan yung squatters area? Eh ang baho-baho diba? At ang dumi-dumi ng lugar na to? Baka madapuan pa kayo ng mga mikrobyo. Ang sasela nyo pa naman. Muling tanong nga ni Ivy. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng nagawa ko. I know that I am too harsh on you since day one. At pinagsisisihan yun ng sobra ng puso ko na kinampihan ko rin sa Veronica. At ikaw ang pinagmukha kong masama. Sincere na sabi naman, mi Marco. I hope it's not yet too late pero maging honest na ako sa'yo. Yung nangyari nung isang gabi. Sinabi ko lang nalasing ako, kaya kita hinalikan. Pero ang totoo, may nararamdaman talaga ako sa'yo noon pa man. Kaya ako ginawa yun. Ang kaso lang, hindi ako mabait na tao, mapanghamak. Pero Ivy, na-realize ko na hindi naman batayan ang katayuan sa buhay para mahalin kita at sundin ang nararamdaman ko. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataong patunayan sa'yo na totoo itong nararamdaman ko at sana mapatawad mo rin ako. Pakiusap nga ni Marco. Sige na po, Yaya, please. Patawarin niyo na po si Yaya, Daddy. Hirit naman ni Timothy. Oo na, pinapatawad na kita.
Sino ba naman ako para hindi magpatawad sa kaaaminin ko? May nararamdaman talaga ako sa'yo. Pinipigilan ko lang dahil langit ka. Lupa ako, alam ko gasgas na. Pero yun ang totoo. Pero sa ngayon, hindi ko muna matatanggap yung pagmamahal mo. Dahil, dapat patunayan mo muna. Pagpapatawad nga ni Ivy na siyang ikinatuwa naman ng magama. Thank you so much, Ivy. Promise, magbabago ako. I will love you and I'll do everything. Mapatunayan ko lang sa'yo na mahal kita. Pati pamilya mo, mamahalin ko. Masayang sabi pa nga ni Marco. Kinilig naman ang mga tao sa paligid kaya't naghiyawan nga ang mga ito, pati na rin ang mga bata. Namula naman ang pisngi ng dalaga na sumilay na rin ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Saka nga pala, nagdala ako ng grocery packs para sa lahat na nakatira dito sa squatter. Saka kung pwede, nga pala Ivy, dito na muna kami ni Timothy titira habang nililigawan kita. Mamumuhay muna kami ng normal para malaman naman namin ang araw-araw na pamumuhay ng mga tao dito. Saka tiyak na marami kaming matututunan dito. Sabi pa nga ni Marco. Naku, ang dami mong alam. O siya, sige, ikaw ang bahala. Yan naman ang gusto mo eh. Wala nang atrasan na. Dito kayo mamamalagi hanggat hindi pa kita sinasagot. Huwag kang mag-alala, Timothy. Marami kang kalaro dito. Masayang wika pa nga ni Ivy. Yay! Thank you po, Tita Ivy! Maligayang sabi ng bata at niyakap muli si Ivy. Daddy, yakap ka din kay Tita Ivy. Baka ayaw niya eh. Hihingi muna ako ng permiso kung pwede ko bang mayakap ang minamahal kong si Ivy. Hayos, kunwari ka pa. Halika nga, kala mo naman first time mong yumakap sa akin. Biro pa nga ni Ivy. Abot tenga naman ang ngiti ni Marco nang yakapin nga niya ito. Magyakapan nga ang tatlo. Habang ang mga tao naman ay masaya sa nasaksihan nila. Namalagi nga at nagbuhay squatter ang magama. Hanggang sa sinagot na nga ni Ivy si Marco. Nakita kasi ng dalaga ang pagbabago ni Marco at seryoso nga ito sa kanya. Wala nang nagawa pa si Isabel sa pagmamahalan ng dalawa lalo na at ipinaglaban ni Marco ang minamahal niyang si Ivy. Ikinasal nga ang dalawa at biniyayaan nga ng tatlong anak. Masayang masaya si Timothy dahil may mga kapatid na nga ito at isang mapagmahal na ina. Namuhay sila ng maligaya at punong-puno ng pagmamahal. Sabi nga nila, kapag may nawala na isang tao sa buhay mo, may papalit din dito. Hayaan mo lang ang damdamin mo na magpapasok ng isang estranghero dahil ang estrangherong yun ay maaaring pumalit at humiram ng mga masasakit na alaala mula sa taong lumisan na. Pagkatapos nga noon, naging successful nga din si Ivy sa napili nga niyang karera, hindi na bilang yaya kundi bilang ina ng batang si Timothy, ng kanyang mga kapatid at syempre pinagbuti rin niya ang pagiging businesswoman. Nagtayo ito ng sarili niyang negosyo, nag-aral, umattend ng workshops sa Pilipinas at sa ibang bansa para nga mas pagbutihin pa nga ang kanyang pagiging businesswoman at nagtagumpay naman siya. Hindi lamang siya yumaman dahil nga kay Marco gaya ng sinasabi ng ina ng lalaki, yumaman din siya dahil sa pagsusumikap nga niya at naiyahon nga niya ang kanyang sariling pamilya sa tulong ng mga mahal niya sa buhay, lalong-lalo na sina Marco at Timothy at syempre ang baby nga na ipinanganak niya pagkatapos nga niyang mabuntis ni Marco. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Marco at Ivy. Maraming salamat po sa lahat mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa inyo. Thanks for listening!